sumugod pa lang. Araw po mga kaka. Mataas na yung ating patola. Lalagyan na natin ng bionic. Bali, may ikid na yan lahat ng wire. So, ayan. Gagapang na malapit na yan. Bumulaklak. Tapos mga kasaka, papakita ko rin sa inyo yung aming talong. Tignan nyo, ang dami ng bunga at ang dami na rin mga kasaka na bulaklak. So ayan mga kasaka. Ayan mga kasaka, bali naka unang pitas kami dito ay 7 kilo. So ayan, marami ng mga bunga. So ang ginawa namin dito mga kasaka ay depende sa variety yung aming approach. Dito kasi kaligsto, hindi kami dito nag pruning kahit anong klaseng pruning. Basta lahat ng sanga pinapatuloy namin. At ayan, ang bali nakatatlong abono lang to mga kasaka. Una ay tigkakalahating urea. Tapos sumunod doon kalahating lata sa 16 liters. At sumunod doon ay sinamahan na namin ng kalahating latang urea at saka potassium. At meron din siyang 2 kutsarang calcium nitrate. So sa 16 liters ang dilution yun, yung ganon, tigkalahati ng potassium at saka ng urea na 4600 at saka 2 kutsarang calcium nitrate. Tapos ang ikatlo naming pag-aabono dito ay isang latang urea na at isang lata na rin na potassium at kalahating lata na na calcium nitrate. So sa ngayon, schedule namin sa Monday ng pag-aabono ulit. So ayan, yan yung resulta. Tapos ang foliar namin dito ay ginagamit namin yung sarili namin concoction. So pag naging maganda ang resulta, ituturo ko sa inyo mga kasaka kung ano yung ginagamit namin. So sa ngayon ay ino-observe pa namin, mukhang maganda naman ang resulta. Ang daming bunga, ang daming bulaklak. Ayan, ayan, may mga magagandang bunga na. So yun mga kasaka, kaligsto variety, different approach, unlike sa Fortuner F1 ng East-West pa rin. So nakita ko na mas prepare ko talaga na kahit sa Fortuner F1 na hindi na i-pruning. Kasi ang nakita kong dahilan kapag pinupruning mo, kapag tinusok na ng shoot borer dito, nalalanta. Patuloy nito mga kasaka. Kung makita ngayon eh, wala pang foot and shoot borer dito, bihira. Pag kasi nalanta yung sangang yan, ito ay ano lang yun, sanga lang yun. Ayan, nalimbawa ito, naputol to, ayan o, foot and shoot borer. Ito yung ang naputol siya, eh di may kasunod agad, hindi na magpapalaki mga kasaka. Kasi kapag once na ito ipinurun natin at nakain to ng natusok ng shoot borer, magpapalaki muna siya, magpapalago kung tayo nag-prune. So sa ganitong pamamaraan, kahit maputol yan at dahil kahit yan natusok ng shoot borer, ay meron na agad na sasalong sanga para mag-produce ng bunga. Ganun mga kasaka. Yun yung nakikita kong isang solusyon para maging continuous yung pagbibigay ng mas maraming bunga, hindi na mag-pruning. So sa susunod na pagtatanim ko ng kaligsto, ay marahil ganun na rin yung gagawin kong approach. So depende yan. Depende yan sa pag-aalaga mga kasaka. Thank you.
napapansin nyo dyan mga kasaka, may naka-interrupt na siling labuyo dyan sa between ng row ng ating talong. So dito naman sa kabilang ito, dito yung purong talong na at nag-uumpisa na rin nagbigay ng bunga. Yan, nakikita nyo may mga bunga na rin sila at maraming bulaklak. So ibang iba talaga ang Calixto F1 sa Fortuner F1. Mas maraming mag-provide ng bulaklak at bunga. Ang difference lang ng kanilang bunga ay mas maliit ang Calixto F1. Maliit ang bunga niya. Pero meron din naman na umahaba ang kanyang bunga. Pero bihirang-bihira yon. Iba talagang mamunga at magpahaba ang Fortuner F1. Mahaba talaga siya. Kaya lang, kukonti. At yun nga, napakaganda nitong Calixto kasi apat sa isang cluster ang bulaklak. At kapag may tumuloy, ay binalaglag niya na yung tatlo. So, yun yung napansin ko dito sa Calixto F1. Kaya maganda siyang itanim. So, ang okra namin, nakita niyo yun. At marami pa rin siya magbigay ng bunga. Matataas na rin. Halos overhead ko na yung taas niya. So, ayan, malapit na rin yung lumipas. At eto nga, meron tayong naka-relay crop na talong. Iba-iba nga palang tanim dito sa farm to mga kasaka. Meron dito ang sili. Doon sa pinagtanda natin, sa may balag na yon ay patola naman yung tanim doon. Dating pinagtanda nyo ng sita kung maalala nyo mga kasaka. At ayan na nga mga kasaka. Ito yung ating talong naman dito. Dati rin talong ang nakatanim dito. So, ito ang sinundan nga pala itong tanim ay sitaw. So sinabugan natin yan ng musas at petya, hindi nga lang nag-click dahil tag-araw pa nung time na yon. Pero sa ngayon, pagkatapos nga ng sitaw ay talong ulit ang tanim natin. At isa rin sa kagandahan pala mga kasaka, kung babalikan niyo po yung ating video na naglagay tayo dyan ng soil conditioner. So ano yung soil conditioner na ginamit namin? Yun nga po yung nilagay natin na apog. Ang apog po ay napakagandang soil conditioner po yan. At yan po yung isa sa inilagay po natin dyan. Kaya marami pong nutrients ang nahuhold sa lupa. Dahil ang trabaho po talaga ng apog ay i-hold. O siya yung bahay. Siya yung bahay ng mga nutrients. Kaya mapapansin niyo po kahit madalas tayo nagtatanim ng talong ay nakapagpaganda pa rin po tayo kapag palaki ng maganda. Yan, maganda po ang bulas mga kasama. Dito lang yung ating video update sa ating farm 2. So malalaki na rin yung ating gumagapang sa balag yung ating tanim na patola. At ayun,
update na lang ako tayo sa mga susunod na araw. So, okay, makita-kita tayo sa susunod na video. My name is Joey Albert Bueno, ang inyong kasaka at kasakasama tungo sa maunlad na agrikultura. Keep safe, God bless mga kasama.